What's up, Madlang Kapiga? No more long intro na tayo. Sa video ito, papasyal ko naman kayo sa surfer's capital ng ating bansa, ang Baler, Aurora. Samahan niyo akong tahakin ang walang humpay na kurbada sa bungabon at mamangha sa nakabibighaning ganda ng Labi River. At pasyalan din natin ang mga pinagmamalaking tourist spot dito sa Baler. Enjoy the video, Kapiga! Alas tres na madaling araw nung umalis tayo sa Manila. Balot pa ng dilimang daan, kaya minabuti kong simulan na itong video dito sa Bungabon, Nueva Ecija. May dalawang daan papunta sa Baler. Yung common o yung madaling ruta ay via Pantabangan to Aurora at yung pangalawa naman ay dito sa Nueva Ecija Aurora Road o kilala din sa tawag na Bungabon Road. Shortcut na may tuturing ito at may habang humigit kumulang 80 kilometro na binubuo ng matatalim na kurbadang kalsada. Along the way, madadaanan mo ang dinarayong Labi River at Labi Bridge na hinihintuan ng mga biyahero dahil sa napakagandang scenery at breathtaking mountain views dito. Nagtayo din sila ng mga cottages sa paligid ng ilog para doon sa mga nagnanais magpahinga, magtampisaw sa malamig na tubig na nanggagaling pa sa kabundukan pababa sa Labi River. So ayan guys, hindi tayo ngayon sa Labi Bridge. So Labi River. So ayan, kaya kailangan ako ng isang atapto ng ulan. Medyo malakas na kasi yung abon. Ah!
La Madre. Nag-didactive. Bring na tayo dun sa ating mot-mot. Dito lang sinantay na tayo. So ayan guys, sobrang ganda. Ito sa Labi Bridge, Labi River. Grabe, ito yung mga hindi kayang bayaran talaga ng pera. Ang kailangan mo lang is panahon, puntahan mo. Ayan, akala tayo ng bundok. Bankingan ulit ito. Alright, next na bayan natin dito, San Luis. Ayan, nakalagay 61 kilometer. San Luis. Aurora na yan. Okay. Hindi ako makapagsalita dahil sa sobrang lamig. Lamig-lamig dito. Banking. Grabe. Ganda. Yan lang guys, may mga yan lang pang mga rock slide dito, ayan. Kaya talagang ingat na lang. Pero di naman ganun ka ano yung rock slide. Hindi naman ganun kalalaki. So, pagpasok natin dito, tatawilan natin tong kabundukan na to. Nasa baler na tayo. So 61 kilometer to San Luis. Aurora. Yan, may mga konting pagguho. Pero manageable naman. At ayan guys, narating natin tong gitna. Ito yung boundary ng Nueva Ecija Aurora. Ito yung kanilang arco. Siyempre, picture-picture lang tayo dyan. First time lang natin dito, kaya mag-picture tayo. Alright. So, dito na magsisimula guys yung walang hangganang pagbabanking-banking.
Non-stop bankingan na ito. Para siyang marilaki at bitukang manok. Parang ganun yung aking impression dito. Ang tawag sa kanya, bitulaki. Ito yung bankingan na ikaw na lang yung mananawa. Sa sobrang dami ng banking. Kaya mas pinili ko itong daan na to kesa sa dun sa Rizal Pantabangan. Kasi common na kasing daanan yun eh. So eto, parang full of challenges yung pagbabanking-banking. Siyempre, hindi nakakaantok. At ang ganda pa ng view. Ano, both sides, oh. May mga puno, parang sinasalubong ka. Alam kong wini-welcome. Andaan lang tayo dahil hindi natin kabisado itong kalsada. Mamaya bigla lang tayong bulagain ng mga rough road dyan eh. Ganda oh. Ooh. Getong daan tapos samahan pa ng geto kalamig na simoy ng hangin. Ako po. Guys, meron nga pala akong i-upload na video. Itong video na to, tutorial about basic counter steering. So, itong tutorial na to, ina-advocate ko yung safety riding para sa mga beginners, mediocre, professional. Siyempre, i-share natin yung advocacy natin ng safety riding sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga tamang gawi sa pagmumotor, mga strategies para maiwasan yung pag-overshoot, yan, yung mga ganyang bagay, iwas aksidente para sa mga kapatid nating rider. I-upload ko yan after this video. So dito ko rin kukunan yung video na yan sa mga twisties para at least on an actual footage ma-share natin sa mga kapiga natin yung tamang practices na ginagawa during cornering sa mga twisties. Yan. Hindi lang basta lang bumangking ka lang akala mo napakagaling mo na, di ba? Doon pa rin tayo sa safety side. Yung takbong mayuuwi ang pamilya lang. Ayan. Yung video na yan, dito ko kukunan yan. So just please support my page, Moto Jutsu Legacy. Ayan. Uy. Parang ito naman yung papunta si Jariel's Peak. Ganyan yung itsura nung ano niya. Ganda oh. Handa lang tayo dahil maputik. Gusto ko sanang bilangin kung ilang beses na akong umabanking pero mukhang mahirap. Uy, babala. Landslide prone. So, doble ingat lang tayo dito guys pag dumadaan dito. Yan, wala pang harang. Siguro haharangan din nila yan. Yan. Manageable pa rin naman yung landslide na to. Pero siguro kung umuulan, ang advice ko, huwag na kayo dumaan dito. Doon na kayo sa may Pantabangan. Safety first. Ngayon dahil pinagkaluban tayo ni Lord ng magandang panahon, kaya pinapasyal ko kayo dito sa daan sa Bungabon. Ayan, kagaya niya, no? Hindi mo alam kung gaano kalaki yung ibabagsak nung landslide na yan. Pag umuulan, ang diretso mo dun sa bangin. Hindi pa rin nila naaarangan dito. Pero anyway, may mga pangharang na sila, oh.
Siguro harangan din nila yan para sa mga safety ng mga dumaraan ditong turista. So, pag wala tayong kasalubong, yan, kinakain ko yung kabilang linya. Kasi mas kita natin yung daan dun. Ganda. Taas ng altitude namin guys, ang lamig. Yan, kagaya nyan. May mga di may iwasang rock slide, landslide. Kontrolado lang. At yung counter steering na yan guys, ang laking bagay nyan. Para sa akin, yan ang isa sa best and safest way to do your cornering. Yung tipong kala mo, overshoot ka na. Pero may knowledge ka about counter steering. Naorin nyo yung video ko na yan guys. Makakatulong yan. Especially dun sa mga beginner. Yung gustong magkaroon ng enough knowledge about motor riding. Kamatis Bridge B. Ayan. Ito yung B. Yung kanina yung A. Okay. Blind spot. Siyempre, most especially pag nag-rides tayo, know your own pace pa rin talaga. Alamin mo lang yung pacing mo. Huwag tayong habol ng habol sa mga professional. Alam nila yung galaw nila eh. Tapos, mayroon din pala akong ipapublish ng mga vlog about road markings. Kung paano kayo babasa mga signages na nakalagay dyan sa ating kalsada. Hindi lang nilagay yan dyan guys para palamuti. Nilagay yan dyan para meron tayong guide. So for now, enjoy muna natin tong ating non-stop bankingan. Yan, may mga gumagawa pa rin dito. Salamat sa inyo mga kuya. Nakakantaan kami ng ligtas. Sila yung naglalagay ng net dun sa kabunduan para sa mga future landslide. Hindi kakalat dito sa kalsada yung lupa. Grabe, parang hindi na uubos tong daan sa twisties na to. Ibang lokal dito, sanay na. Alam na nila yung pasikot-sikot kung kailan babanking, saan babanking. Ayun talaga advantage pag saulado mo yung lugar. E tayo, dahil first time lang natin dito. Doon lang tayo sa kalmadong takbuhan. Yan guys, sa inyong mga road markings na sinasabi ko. Ano yung kahulugan ng 112 na yan? Yung poste na yan? Bakit tinayo yung poste na yan? Ano yung mga kahulugan yan? Sooner, papublish ko yan para makatulong tayo sa ating mga kapwa rider. Yung mga hindi believe sa paggamit ng Google Maps, Waze. Yan ang bagay na yan, makakatulong sa inyo. Oh, can you see what I see? That's dark clouds. Naku po. Sana naman po wag umulan. Sa bagay, yung dumaan tayo sa Besang Pass, ganyan din naman eh. Hindi naman natuloy eh. Ang tulis. Si Kuya, wala nang pakialam kung ano. Anong pakialam kung may makasalubong o ano. Sauladong saulado niya. Nakaya niya na talaga yung linya sa kabila.
at dahil nasa gilid ng kabundukan, hindi maiiwasan ang mga landslide at rockslide. Parte yun ng ride, ika nga. Ingat kami. Ingat niya. Ano si Nicolas? At matapos ang non-stop twisty sa kabundukan, narating na din natin ang bayan ng Baler. Guys, nandito naman tayo ngayon sa simbahan ng Baler. San Luis de Obispo. San Luis Obispo de Tolosa. At doon sa labas niya, paglabas niya ng gate, ayun lang, nandun naman yung tahanan ng ating First Lady before na si Doña Aurora Aragon. Napaka-simple lang ang bahay niya. Ito, yung church nila. San Luis Obispo de Tolosa. May kakasal. Binyag pala. Next stop natin sa Baler Hanging Bridge na tayo. Yung bridge yung tahanan ni Doña Aurora Aragon. Ganda. Sabi nila may entrance fee doon yung pag gusto mo pumasok, 100 pesos. Simple lang, no? Pero siguro nung unang panahon, mga ganyan, shala na yan. Tignan natin ng konti. Tapos right, tugtog. Ano kanina sa harap, yung signage. Thank you.
siyempre, palalagpasin ba natin ang pagkakataon na tawirin ang pinagmamalaking hanging bridge ng Baler? Ang Sabali Hanging Bridge. Ito ay may habang 115 metro sa ibabaw ng Tibag Sabang River at pinagdurugtong ang barangay Subali. Mula rito, tanaw mo ang magandang tanawin ng mga kabundukan at ang nagsasalubong ng tubigan ng ilog at dagat. Tayo sa ating pag-check-in at ating hotel. Talaga lang sa may alam, hindi muli. Pangalan ng napili namin hotel, Old Parola, Seaside Cottages. Saan po ang parking ng Old Parola? Adam mo sa mga halik. Check-in na tayo. Diyan tayo sa may Old Parola. Seaside Cottages. Mamaya papakita ko sa inyo yung itsura. Kung nakuha namin ko ato. Ngayon kakain muna tayo. Ito tayo dito sa kusina Duntian. Diyan sa mga kailangang kainan dito sa Baler. Pwede na rin kami ng helmet. Nakikain na kami dito. Daan-daan ng takbo naman namin. Okay, balikan ko kayo doon mamaya guys, mainit. Filipino style kainan. Yes, please.
Ay mo doon. Gusto mo ganito? Ito na lang. So, sa ikan, may kakain. So, ayan guys, mating na yung order natin. Yan po. Crispy dinakdak. Ay na. Tingal na naman. Punta lang natin dito yung 7 families na nakasurvive nung nagkaroon ng tsunami dito sa Baler. Tapos meron din sa taas na yung healing cross. Magandang ano to, pampababa ng kinain. Mga pala dun sa lunti ang kusina kanina. Masarap yung food. Kaya lang tagal ng serving time. Yun lang naman. Pero so far panalo yung ano nila, Yempo. Saka yung dinakdakan.
yung price, not bad na rin. Umasa na. Okay. Akit muna. Ang haba na akit pala. Ah, konti lang. May pahinga naman pala. Dagat guys. Ito try. Taas. Talaga yung gusto namin talaga eh. Pahirapan yung sarili. Grabe no. Inakit na ng 7 pamilya na yun. Para makaiwas tsunami. Pero siguro yung adrenaline ng nag-ano dun eh. Kasi diba, pag may time off and time off emergency, yung adrenaline, bigla na gumagana. Yung parang di mo ramdam yung pagod. Yan, konting step pa kami. At nandun kami sa taas. Yung sa healing cross. Tsaka yung mga statue nung 7 pamilya. Halika na sabi ni Papa mo, halika na. Nakapag namin yung pinakataas. Ito na yung healing cross. Tama!
Pero sa di ka salary po? Dito po, alas 12 po ang ay, sarado na ngayon? Opo. Ay, sarado. Kaya pala wala nag-radio sa baba. Ah. Nakapong-radio. Ayos po. Ayan. Ay, sayang. Mag-iro siya mukha yan sila bukas. Wala sa regulate, wala sa ah, sige po. Salamat po. Pero yung picture lang dito. Dito. Thank you po. Ganito pa naman. Picture mo na. Picture mo na. Hindi, regent ko na. Gundo po naman. Hindi, may pupuntahan tayo ulit. So, ayan guys. Ito guys, dito kami nag-check-in sa Old Parola. Seaside Inn. Ayan siya. Ayan yung Old Parola. Nandito yung mga rooms ng Old Parola. Tapos sa likod niyan, meron silang restaurant. So, ayan. Pakita ko sa inyo yung loob mamaya. Punta lang muna kami dito may Sabang Beach. Ayan. Tapat niya lang Sabang Beach. Nag-nalig yung alon. Napakalakas. Maglalakad-lakad lang kami dito. Harap kami ng mga kainan. Ito yung Sabang Beach. So ayan guys, dahil ginabi na kami kakaikot sa Sabang, kakaharap ng pagkain, order na lang kami yan dito sa The Shacks ng aming dinner. Ayan, chicken biryani, tapos yung tinatawag nilang hummus. Bumili kami ng burger tsaka sausage, yung plant-based sa Grilled Boss Valer. Ito yung burger na kain ko, hindi ko na natiis. Ayan siya guys. Yan yung plant-based sausage ng Grilled Boss. Tapos yung hummus ng The Shacks. Tapos yung chicken biryani. Kain na tayo. So ayan guys. Tikman natin ngayon itong hummus ng The Shacks. Ayan. Hummus niya. May pita bread. Tapos meron siyang parang dip. Ayan siya nakagis. Madilim na. Dulo yung lasa niya. Sarap ng dip. Ang gusto ko na maging Bombay. Ito pa. Gusto. Tap na. Ang gusto din. Yung chicken biryani na. So ayan, subukan naman natin ngayon yung chicken biryani. Uy! Teka, teka. Teka yung plato. May hirap eh. Thank you.
biryani. Papakita yung pagkain ko, ah. The best to. Pero gusto yung puntaan tong The Shack dito sa Baler, guys. Nasa tapat lang yan ng Old Parola, Seaside Inn. Yung owner nito, owner din ng The Shack. Sarap. The best to. Day 2 natin ngayon dito sa Baler. So, ayan, Sabong Beach. Grabe, sarap kumising sa umaga ng ganito. Narinig mo mga alo ng... Ayan, alo ng daga. Sayang talaga kahapon, hindi kami doon na kapasok sa Dika Salary. Kasi hindi sila operational ngayong araw. And then, ewan ko lang kung hanggang kailan daw. Sabi kasi ng guard, hindi niya rin alam kung hanggang kailan sila magiging operational. Doon naman sa Dika Salary, medyo kalmado yung dagat. Tapos meron sila doon parang Blue Lagoon. Pero next time siguro, kung Aja and the Lord na makabalik tayo dito, babalikan natin. So, dito sa bandang seawall, ayun, may mga ginagawa pa. Very humble. Mamaya pakita ko sa inyo, tour ko kayo dyan sa loob. Maglalakad-lakad lang kami ngayon dito sa Sabong Beach. Nangarap kami ng kapihan. Dahil napakasarap magkapi dito. So, tara. So, ayan guys. Dito kami nag-stay sa Old Parola Seaside Inn. Yan yung kabuuan niya. Meron silang common area na dine-in. Facing beachfront. Yan, may duyan. Doon yung way out. Papunta dun sa beachfront. Tapos dito naman yung facing the road. Yan. Tapos kami dito kami nag-stay sa room. Yan yung ating alagang motor. Nicholas. Tapos dito kami sa room na to. Medyo Filipino style. Siya. Kawayan style. Sa labas, merong mini veranda. Meron silang gas indicator. Tapos yung room, let's go in. Yan siya. Fully air-conditioned room. So pagpasok mo, gusto mong makita ang karagatan, yan. So kagabi, rinig na rinig namin dito yung last ng hampas ng alon, pati yung hangin. Yan siya. Yan yung labas niya. Okay. Tapos, eto, dito, may bintana rin dito. So, kung halimbawa, ano kayo, yan, si Mrs. Yan. Tapos, meron na siyang sariling CR. CR niya, ito, hindi kalakihan, pero malinis. May heater. So, wala siyang ibang amenities like mga TV or anything. Talagang more ano lang talaga siya. Yung provincia feels ang dating. Simple lang. Okay.
So ayan, magpa-pack up na kami. Dahil ang next stop natin is punta tayo sa Millennial 3 sa Palete. Okay. O nga pala guys, dito sa tapat pala ng Old Parola, yung The Shack na restaurant nila. So ayan lang siya. So kung nagugutom kayo, sila yung Indian-Filipino restaurant dito. Kagabi yung order kami ng biryani, tsaka nung hummus. So perfect yun. Okay. Tayo sa Palete, Millennium. So entrance fee niya 20. Tindahan na lang, sir. Tindahan po magbayad. Tama po. Guys, yung Millennial 3 na nabuhay ng almost 600 years, sabi nila, more than that. So, 6 decades. Oh, 6 century pala. Laki. Pag nakita mo ng personal, mga mangha ka pala. Grabe. Okay guys, malapitan natin kung ano ng video itong Balete 3. Sa pagkakaalam ko, pwedeng pasukin yan sa loob. Pero, hindi ko napapasukin yan guys. Tingnan natin. Ayun. Laki. Siguro saksi itong punong ko sa mga pangyayari na sa Pilipinas. Para mabuhay ka ng 600 years. Di ba? Grabe. Nakakamangha. Ikutin natin. Ang sabi nila, mga 60 katao daw na mag-hold arm para mga ano daw to, mapalibutan. Galing.
Tinutubukan siya ng iba-ibang uri ng halaman. Hindi nakaprangs ng balayet. Nalalim siguro ng ilahat ng kapitit. So, naging main attraction na rin siya dito sa Maria Aurora. Alright. Pila tayo sa kanilang famous road. Ayan yung pantabangan. At dito yung bangin. Kaya pumasok naman. Marami namang dumadaan kami. Grabe naman po kayo. Yun lang yun. Meron pa isa. Meron pa atang isa. Ito dito, banda dito. Ang tawag sa bridge na lang. Para iso tagpo. Ay, hindi. Ayun. Ito. Nasa endurance sila. Ayun, naka-best. Talaga nasa condition. Hindi, pero lang pala sa gitna. Ang sa gitna, hindi. Puro pa ako, hindi pa nababawasan yung gitna. Ayan guys, naka-request na ka tayo dito sa Maria Aurora. Dito ko na rin siguro tatapusin itong ating Baler Ride Vlog. Maraming salamat sa panonood ng aming video. Hopefully nag-enjoy kayo at sana nakatulong para sa mga future ride nyo. May idea din kayo sa mga pinuntahan namin.